Alright, so tapos ng Miss Universe, balik na tayo ngayon sa puntong Batangas. Ay, ano na bagang nangyari? Kagulo ang social media, particularly the pageant world. Dahil nga sa hindi napasama sa top 5 ang Miss Philippines. Do I think deserve niya na hindi siya mapasama sa top 5? Of course not! Okay, so this is a part 2 of our recap, a review of Miss Universe 2023. Pumunta na agad tayo, paspasan natin, punta agad tayo ngayon sa top 10. So sino-sino mga nakapasok? Laglag ang India? Hindi ko inaasahang makakapasok siya. Laglag ang South Africa? Hindi ko inaasahang malalaglag siya. In fact, she made my top 5. So, sa halip na si Colombia ang ipasok ko, si South Africa ang ipinasok ko. Because I trust so much South Africa. Pareho sila ni Michelle. Huwag mong hahayaang makuha nila ang microphone at wala. Umasa ka na, nalaglag ka, natitimbuhan ka sa kanya. We know Michelle. She could speak with spontaneity. We could speak fluent English. We could speak as natural as she is. Full of essence, etc., etc., etc. Mawala man yung mga super quotations, over flowery words, mga idiomatic expressions, and malatulang indayog na mga salita na matatagpuan lagi natin sa mga bunganga ng South Africa at India. Pero, hindi ibig sabihin nun na wala nang kalaman-laman ang sa ating pambato na si Michelle. Kung kudaan din lang ang labanan, at yung nagmula talaga sa puso, ay nako, ewan ko na lang. Pare-pareho lang silang dapat katakutan pagkatali na nila ang microphone. The only problem is that all three of them were not given the chance to make it through the Magic 5. Sayang. Now, iwanan natin ang South Africa, iwanan natin ang India, dahil liyamadong liyamado, or lamang na lamang ang Philippines, ang performance ng Miss Philippines sa kanilang dalawa. Now, deserving ba siya na malaglag sa top 5? Hindi. So, sinong dapat natin ilaglag? Ayaw ko naman magbigay ng diretsyong kandidata na gusto kong ilaglag because naniniwala kasi ako na personal preference eh. Hindi ako yung mahilig magtatawag ng Dayaan! Dayaan! Nasaan ang katarungan? Wala akong masyadong ganun. Sa totoo lang, because naniniwala ako na ito'y ano, kahit pa gaano ka-objektibo ang iyong pananaw, subjective pa rin pagdating tayo sa beauty at saka sa overall performance. At saka sa mga kasuotan, even sa gown. Diba? So kung gandang-ganda tayo sa gown ni Michelle sa top 10, huwag nating sisihin yung iba na ayaw dito. Diba? Ay kung chak and choice sila, go! Kung chak and choice natin, edi wala rin siguro naman tayong maririnig sa kanila. Basta ako, I like that gown way, way better than her gown during the preliminary competition. Ayoko magpaka-plastic na wow, gandang-ganda ako dun sa preliminary gown niya. Hindi. Pero hindi ibig sabihin yun ang worst gown dun. Ang hirap kasi sa iba mga Pinoys, ang gusto natin kalimitan, yung atin lang. So kapag merong kumontra ng konti sa ating kandidata, galit na galit tayo. Huwag tayong ganun. Iisa lang tayo eh. Kung meron man tayong mga personal na gustong makapasok o manalo, kagaya ko, gusto ko ng mga underdogs na manalo. And nangyari nga sa Nicaragua, nakapasok ang Nepal, nakapasok ang Pakistan. Iisa lang ang tinutumbok natin. Ang makuha muli ng Pilipinas ang crown. Okay, so huwag nating pagbatayan yung kobay may mga favorites tayong kanya-kanya, ay masyado na tayong taksil sa ating sariling bayan. Huwag tayong ganun. Kaya tayo malimit na nakakusang toxic pagdating sa mga comment sections. Ang gagaling nating mga ano, ang gagaling nating kumontra, mambash, magnega. Pero pag tayo yung nabash, tayo yung nanega, super gali tayo. So, pag tayo ay handang-handang pumutaktis ilang kandidata na hindi natin gustong manalo at atakihin natin yung kanilang mga kasuotan, yung kanilang mga performance, ay di dapat welcome din yung mga ano sa atin, yung mga imbir na sa atin. Ganun lang yun. Okay, so kung ayaw mo naman makipagbardago lang sa social media, eh di manahimik ka. Ganun lang. So ako ready ako because I'm here. I'm just a pageant fan, I don't predict. So, nagpo-forecast lang ako, nag-a-assess lang ako. Marami akong mga kinukonsidera mga bagay bago ko maglabas ang gusto ko. Kagaya ng Thailand, sino ba magsasabi na magiging ganun siya kalakas sa akin? Because meron ako mga ibang mga bagay na kinukonsidera na malamang na magpanalo sa kanya. Diba yung power sa loob. Yung malamang sa hindi, ibibigay sa kanya ng lahat ang Thailand na nabigo naman tayo because we didn't see that. Ayun o, diba sa totoo lang. Ang sinasabi ng mga prominenting vloggers, you also have to consider those things. At nakaka-apekto yun sa choice natin or sa choice namin bilang mga pageant vloggers. So hindi naman ako yung talagang expert dito. Anyway, sino ba naman ang expert pagdating sa pageants? Eh, lahat naman yan, ayan lang. It's just a guessing game. Lahat tayo nanguhula. Yun nga lang, pagalingan ng pag-a-assess. Diba? Pagalingan ng taktika. Ay, kung maka-close ka dun sa talagang lalabas sa top 5, hindi, ikaw na, bongga.
So, pabilisin natin. I favored Thailand. She's my top pick. Kita nyo, the bliss. So, ibinasa ko yung napakaraming factors. It's not just because I love Thailand. I love Philippines, of course. More than anybody else. So, wala dito yung personalan, kumbaga. Wala dito yung nationality. Ito yung ano, palagay mo, di ba? Who might win. And malakas talaga yung kutob ko na she would just be, Thailand would just be one great answer away to the crown. And di ba, sa top 10 actually, I must admit it, pwedeng-pwede siyang matanggal sa 10. Pwedeng-pwede siyang hindi pumasok, ay nakapasok. Di ba, nung nagkaroon na ng top 5, at nagkuda na silang 5, sino sa palagay niyo pwedeng manalo? Thailand. Ay nako, kahit pa panoorin yung mga ilang mga vloggers diyan, nahihiyala siguro mong sabi yung iba eh. Pero I've watched 2 or 3, na ganoon din ang pakiramdam nila, na maayos ang sagot ng Thailand. Pinakamaayos actually sa 5. So, dun pa lang, kung tumigil lang sa top 5, eh di, title na. Di tama tayo. Diba? So, diretso tayo. Pumunta sa top 3. Babalik tayo sa question and answer ng 5. Balik, so punta tayo ngayon sa top 3. Tama ang sagot ng Thailand. Tama ang sagot ng Nicaragua. Ng Nicaragua. So, once again, dyan na naman papasok ang personal preference ng mga miyembro ng jury. Kay Zuri ulit kay Catriona. Sinong bet ni Catriona na pwede mag-uwi ng crown o pwede i-announce sa Miss Universe? Thailand, di ba? Doon sa kanyang card. Dapat pa tayo magkalit kay Catriona? Hindi. Kasi, yun ang kanyang feel, yun ang kanyang peg, yun ang kanyang feel niya, pwedeng manalo. Or mas karapat dapat na manalo. Di ba? Kung ako tatanungin, dahil top pick on Thailand, sa Nicaragua ako. So you see, nag-iiba-iba. So nating babartagulin ang mga nagpo-forecast ng mga vloggers because ibinasi naman nila yon sa preliminary performance. Ah, hindi ko nga pala nisama yun. I also consider that preliminary performance. Of course, yun ang aking major criterion kung paano nakakapili ako. Ano pa? Balik tayo doon. Preliminary performance. Yung kanilang pre-preliminary performance sa mga activities, sa mga gala, sa mga kung saan-saan pa. Diba yung impact sa social media, yung impact sa worldwide media, pageant aficionados, pageant vloggers, etc., etc., etc. Diba? Doon ipinabase. Hindi sa finals night. So pang nag-finals night, natapos ang coronation at nagkamali ng hinulaan or guess yung vlogger, galit kayo, ay hindi naman ibinasa yun sa finals, ano yung advance? So sa Nicaragua ako, why? Because mas detalyado yung kanyang sagot, mas sensational ang dating, mas ka-google-google search yung content, yung kanyang tinukoy sa kanyang speech, na kahit ako napag-google ako kung sino siya, so mas malakas yung impact, yun. Pero it doesn't mean na mali yung Thailand. Actually, bahagi rin ng swerte ang pagkakasunod-sunod ng numero. Kung nauna siguro Nicaragua or nahuli ang Thailand, baka may mag-iba. Kung nahuli ang Australia, baka mag-iba. But to tell you frankly, I was looking for that headphone. So kahit pa sabihin natin na wireless headphone or high-tech headphone yan, isusumiin mo pa rin ang ano mo eh, para makita mo kung nasan, pero wala talaga akong nakita. So kung wala, ay napaka-unfair nun sa Thailand. Kasi siya yung nauna. O baka nakalimutan. Kung sa akin, second run-up Australia, first run-up is Thailand at Nicaragua. Kasi kasama na rin sa aking pagra-rank na yun, yung worries na masyadong ano, na pag-Diyos ko pag nag-Thailand to, kahit patama yun sa kanya, ibang dating. And thanks God, ibinigay sa kanya yung first runner-up. And I think that should be the way it is. Para matupad yung gusto ko na who I like to win or who I want to win, na isang ano, baguhan or underdog or non-powerhouse pagdating sa Miss Universe. Siyempre, yun naman natin, lagi na USA, lagi na lang Philippines, lagi na lang South Africa, Venezuela, Puerto Rico, iba. So, siyempre, gusto ba natin manalo si Michelle, gusto rin natin may manalong iba ng mga deserving, siyempre, deserving ng mga baguhan. Pagdating sa Dayan issue, hindi ako pwedeng hindi ko pwedeng sabihin may Dayan because hindi naman siguro papayag, especially we have a Filipino judge, na mag-question ang kanilang kredibilidad para lamang sa isang corona. Diba? Hindi naman siguro sila binayaran na tigo $1 million para lang pumanig sa Nicaragua or para ilaglag si
Michelle, I don't easily believe in those allegations and accusations. Ewan ko. And then yung ano naman, yung maling pagpa-flash na kasama si Michelle sa top 5, humingi na ng sorry ang Miss Universe El Salvador. Parang ganun. And bago pa man humingi ng apology, ay nanood na rin ako sa iba. Yung lagi natin mga pinapanood, si Adam, si Tita Lavinia, at yung iba pa, talaga nagsasabi na minsan, pwede talagang magkamali. Particularly Tita Lavinia, who'd also worked in a pageant with the same item, parang ganun yata. Parang siya yung nag-PPR or something, nagpo-pose ang kung ano-ano. So yun, what else? But, hindi ko sinasara ang pinto sa Pandaraya because hindi pa naman tapos. Ang aking main point here is that bago tayo makipag-away, bago tayo mag-akusa, bago tayo makipag-patusin, ang dami kayo nakakakuha ng hundreds of thousands of views, ay inuulit-ulit lang naman. So ang daming vloggers na talagang they're using it as content para maka-generate. Diba? So wala naman masamang kumuha ng content pero masyadong sensationalized and everything. Balik tayo. Ang pinaka-main point ko here is that kung wala namang reklamo mismo yung biktima ng si Michelle D o ang kanyang ina, ay kung 100% na talagang super merong pruweba na talagang solid, mapipigilan mo ba ang bunganga ni Melanie? Diba? At kung sino-sino pa ang mga bigatin dito sa atin na sumusuporta kay Michelle. Of course. Siguro unang araw pa lang nung makita yon, nag-ano na sila. But nag-hold back sila. Because wala naman talagang solid na pruweba. So tayo lang talaga mga netizens sa medyo nagwawaras-waras at hindi pa natin masisisi. Kasi nga, deserving si Michelle pumasok sa 5. Eh hindi ba deserving yung 5? Yun ang tanong. Iba, nakakaawa naman na, ay naku si Australia, walang karapatang pumasok. Ay naku si Thailand, walang karapatang pumasok. Ay naku si Puerto Rico, si Colombia. Di ba masakit? Masakit. Kung pumasok last year sa top 5 si Celeste, tapos makarinig din tayo ng mga ganun, dapat hindi siya pumasok, dapat ang pumasok ay si ganito, si ganun, di ba ang sakit din? So, konting control mga kaibigan, konting control mga ka-team, at yan ang mapag, boycott-boycott dala lang yan ang init ang ulo, kasi maiinit pa nga tayo. Pero, bukod sa hindi naman magtatagumpayan, ay hindi rin natin gusto. Diba? Manunod at manunod pa rin tayo. Pwede natin tigilan siguro. Ay, Miss Grand International nga, hindi natin matigil eh. But whatever. Patuloy tayo manunod ng Miss Universe. Ano paniniwala ko? So yung tanong, sa top 5, apataanan lang natin. Huwag na pala. Nagbago na ang isip ko. Kasi alam ko naman, nireview niya ng review yung mga top 5 Q&A and top 3 Q&A. So yun, I think the strongest answer was Miss Thailand's answer. And ang sabi nga na nakararami, ang dadali ng mga tanong. Yung iba sa kanila eh, halos itatanong na sa lahat ng mga local pageants, even sa Miss Gay, kayang-kaya na, diba? So, meron akong gustong mawala dun sa top 5, na I think the least deserving, pero ayokong makasakit ng damdamin. So, syempre, ayoko naman, with due respect, except siguro kung talaga kakuyan na, init na init na. Kahit yung Australia, hindi mo na pwedeng sisihin because as a judge, it's part of that control. And the power that you have is to select whichever you want to be in, disregarding their performances. Kung hindi nila naman naglalalayo. At for example, number 7, number 8 yung gusto mo. So hindi talaga pasok sa 5. Pero, you want that girl to penetrate the top 5 so that there will be variation. So ayaw mo naman ng puro Latina. So ibababa mo yung ilang Latina, magpapasok ko ngayon ng Asian o ng African. Ganun. Pwede. Posible lang. Posible lang. So yun, I'm very contented and very proud of what Michelle had done on the Miss Universe stage and I'm looking forward to seeing her prosper, not only in the pageant world, but in her career as a movie star at sana mas maano pa niya. Excuse me. At sana mapalago pa niya ang kanyang advocacy tungkol sa autism. I have an autism nephew. He is now 35 years old and I could feel her. I could feel Michelle. You were really deserving of a top 5 spot. Pero ganun talaga. Okay, so we love you, Michelle. Everyone loves you. And kagaya nga ng sabi mo, it's not your destiny to be the next Miss Universe, but sa aming mga puso, you are our Miss Universe 2023. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roberto, and see you again.